Magandang araw. Pag-usapan natin ngayon ang do-while loop. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa while loop, iterating array, do-while loop, break keyword conditions in while loop, saka yung activities natin na quiz game with lives. Ano ba ang ibig sabihin ng while loop? Ang while loop ay ginagamit kung gusto natin yung code block ay mag-run siya ng paulit-ulit na hanggang yung condition ay nandyan pa rin or it is being met. So ito yung syntax ng while loop. So meron tayong while na conditional statement, and then the condition itself, and nakapalub siya dito, nakapalub sa curly braces itong mga gagawin natin. At for example, meron tayong variables dito na I equals to 0, and then yung conditional statement natin na while, saka yung mga conditions na gagawin. For example, I is less than 5, then print I, and yung looping statement natin dito para paulit-ulit na basahin, magpiprint hanggang namimit pa yung conditions na inilagay natin dito. So sa ating ID, so alisin lang natin ito, no, and then maglagay tayo dito ng while na conditional statement, at lagyan natin ito ng close and open parenthesis. So and then of course maglagay tayo ng variables dito na integers na I, and lagyan natin siya ng value na is equal to 0, then while, and open and close parenthesis. Tapos dito natin nilalagay ngayon yung conditions natin. I is less than 5, then print I. And sa baba nito ay yung iterative statement natin or looping statement na I plus plus. So, I mean, this is a example of a statement where we could be able to iterate or magkakaroon ng loop para hanggang nandyan pa yung conditions ay paulit-ulit na i-print. So, for example, i-run natin yan, and napansin nyo na nag- branched ito ng 0, 1, 2, 3, 4, and 3, and 4. So, bakit ganun? Dahil nagsimula tayo sa 0, yung I, na variable natin na I is equal to 0. And since na, so ang condition natin dito ay ipiprint natin yung I, while the condition is ipiprint natin while I is less than 5, then babasa niya yan. Kung nandyan, then ipiprint niya. And then iterate or ilo-loop. Magkaroon ng looping pag hanggang hindi pa namimit yung condition na less than 5. And iprint na naman, so maglo-loop na naman. Tapos ganun na ganun, and then of course, ilalabas niya hanggang nandyan yung condition, ilalabas niya yung less than 5 na condition. So, ganun na naman, mag-loop na naman siya. Then 2, tapos basahin niya ulit, mag-loop na naman. Tapos 3, and lastly, mag-loop, and then labas na yung 4. So,
So since nawala na, so mag-end na siya doon. So less than 5 na, so 4 lang yung pwede niyang ilabas dahil yun lang yung conditions na mayroon tayo. For example, sabi, gawan natin ng conditions na I is less than or equal to 5. So, ibig sabihin dito, pwedeng hanggang 5 yung kanyang ipiprint na, o, dahil sa pag-loop dito na I plus plus. So, nakita nyo na hanggang 5 siya. Try natin na gawing true. No? Yung condition natin ay gawin natin true or ibig sabihin na pwede, lahat ay pwede dyan. So, wala siyang wala na siyang mga conditions na greater or less than or equal to. So, pag ito ang binilagay natin, and then irara natin yan, then mag-loop siya na mag-loop hanggang sa hindi natin i-stop. So, kung hindi natin i-stop yan, ay pwedeng mag-crash yung machine, yung computer machine natin. Kaya pwede nating i-stop yan by itong i-click lang itong button na ito to terminate yung continuous looping. So pwede rin natin gamitin yung other conditions like and or not. No? So in this case, while I is less than 10 and I is greater than 5. So, ipiprint natin yan. Tapos, mag-loop siya hanggang sa magsimula siya sa 0 and then hanggang sa mamit niya ito. So, then, let's try. No? The, for example, ipiprint natin yung hello world. So, balik natin dito and then hello world ang ipiprint natin. So less than 5, so ibig sabihin dito, pag nirun natin yan, 5 na hello world. Bakit na nangyari? Dahil nga sa looping statement na ginawa natin. At pwedeng, halimbawa, alisin natin ito yung loop statement na I++. So continuous looping na naman ito hanggang sa mag-cross. Kung hindi natin hindi natin stop, no? I-terminate yung katulad yung kanina. So, i-click lang natin itong button na ito and then mag-terminate na yung continuous looping. So, ngayon, ano naman itong iterating array? Iterating array ay it means to read every element inside an array and do something with it. So, we are going to deal with the arrays na. So, babasahin niya lahat ng mga nandun sa array at gawin niya kung ano man yung mga conditions na ilalagay. Sa array, balikan lang natin yung ginagawa natin na array. So, sa array, meron tayong mga index, indexing and the size. So, for example, meron tayong value na David, Alin, Jasper, Ace, and Patrick. So, si David, no? Ang index niya ay magsimula sa 0. So, hanggang 4. Though, ang size natin ay 5. Pero yung sa indexing ay magiging 4. So, this is the syntax ng iterating array. So, meron pa rin tayong variables dito na I equals to 0. And then, yung conditional statement natin na while and the conditions I is less than 5. And print natin then loop. So, alisin lang natin ito, yung dati natin ginawa. Then, balik natin doon sa I is less than 5 and iterate. Pag nirun natin yan, babalik tayo doon sa dati output. Ngayon, gagawan natin ng array ito. So, sa magitan ng paggamit ng square brackets na ito yung sasabi na we are doing an array. And then, sa palod dito, sa curly bracket, ay yung mga values.
So po example, lagyan natin ito, yung ating variables na name. Of course, yung pag-names niya nang gagamitin natin na data type ay string. So, plus yung square bracket, then sa loob ng ating curly braces ay nandiyan yung mga values. And ganun pa rin, mayroon tayong while na statement, conditional statement, then yung conditions, and then looping statement dito. So, tingnan lang natin ito, no? So, for example, si David, ang kanyang index ay 0, 1, 2, 3, 4, respectively. So, pag ito yung ating line of codes, then apat, no, yung kanyang ilalabas dyan. So, 1, 2, 3, and 4. So, wala pa tayong nilagay kasi na bagay upang sa kanina mabasa nito sa loob. So, yun pa din itong pa rin ang kanyang binabasa. Okay, so para lalabas yun, ito. So, maglagay lang tayo ng names na ipiprint natin, which is the variable name dito, yung local variables natin na name. So, then, of course, yung I na integers natin. So, alisin lang natin yung nilagay natin dito sa taas na index kasi hindi yan kasama sa program. So, pag nirun natin yan, so, lalabas na yung lima na pangalan dyan. So, 0 to less than 5. So, ibig sabihin, isimula sa 0 to 4. So, para nangyari yun? Dahil nga yung names na ito ay iterate niya yan hanggang sa I is less than 5. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, 4 lang yan. So, tama. So, ilalabas niya lahat. So, ito ay maganda, no? Mas efficient ito kaysa yung hindi tayo gagamit ng array kasi nga ang dami natin ilalagay ipiprint yan na isa-isa. So, by using array, so, maiwasan natin yung mga unnecessary na line of codes na siya pa yung kakain sa mga memory or spaces sa ating computer. So, gawin lang natin ay ito, i-print natin yung names and then yung array na I. So, pag nirun natin yan, because less than 5 ito, so apat yan, ibig sabihin less than 5. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, actually, hanggang kahit na dagdagan pa natin, so dito na lang tayo siya mag dito na lang tayo mag kapalit ng mga values or numbers. So, dagdagan pa natin yan. So, dito ipalitan lang natin din. Ngayon, para mas efficient pa yung ating gagawin, no? So, kailangan natin na lagyan yung pinatang natin na array length. So, ang array length ay we could find the size of an array by calling their length variables, no? Itong length variable ito ay isang built-in variable sa isang array. So, for example, string and then array na square brackets, names, the variables, and then the values here. And print natin names that length. So, ibig sabihin lahat na yan. So, ipiprint.
So, balik tayo sa IDE. So, meron tayong anim na pangalan ito. Nagdagdag na tayo ng isa pa. So, dito sana okay lang hanggang 10. Pero di, para hindi natin kailangan na magpalit-palit dito, that line na lang ang gagamitin natin. So, for example dito, alisin lang natin yan and then print natin yung names, yung variable na names and then that link. So pag niran natin yan, so piprint niya yung lima, no? So yung lima yan. So yung five ang kanyang ipiprint. Pag naglagay, nagdagdag pa tayo dito, nagdagdag pa din ng isa pa, so anim na yung kanyang ipipid. Yung length niyan ay anim. Okay, dahil nga anim yung nilagay natin ng pangalan dito. Then, so, dito hindi na natin kailangan pa na magpalit-palit dito according sa mga number of values na ilalagay natin dyan, kundi ilagay lang natin yung names at length. So, pwede na niyang kunin lahat ng ano man yung mga nandyan sa ating size ng ating values, ng mga values. So, pag niran natin yan, yan, of course, ilalabas niya yung David, Alinor, Ace, Jasper, and Patrick. So, yan yung names.length. So, lahat ilalabas niya dahil mag-iterate siya. So, magsimula sa 0. And then, dahil nandyan na yung length, so, lahat na nandyan, ay ilo-loop niya. So, kahit na ilan pa ilagay natin yan na names or values, then dahil naka-names that length siya, so ilalabas na natin. Ganyan. So, ano naman ngayon ang do-while loop? Ang do-while loop ay same as the while loop, but it execute the code block for people checking the condition. So, ito naman yung bagay na i-execute niya muna yung mga code block bago niya tignan yung mga condition. So, kumbaga, parang merong konting problema sa security ito. Parang nakapasok ka na dun mismo sa compound bago ka ma-check ng mga security. So, yan yung do-while loop. Mauna muna yung pagbasa ng code block bago i-check yung mga conditions. So ito naman yung ating syntax do na condition conditional statement, then gawin natin yan sa kanalang conditional statement dito and the conditions. For example, ito naman yung ating mismong code blocks. So dito sa ating IDE, so since na naka array tayo, so alisin muna natin yan, balik tayo dun sa dati. So, I is less than 5, so pag rinin po yan, yun yung dati kanina, so 1, 2, 3, 4. So yan ay dahil nagsimula nga tayo sa 0, so i-iterate niya yan hanggang sa mamit niya yung condition na less than 5. Ngayon, pag I is equal to 5 tayo, so ano ang kanyang ilalabas dyan? So, of course, ilalabas lang niya yung 5 doon, pero ang gagawin natin ay uh,
So pag ganito ang nangyari kasi, wala siyang ilalabas kasi na less than 5. Less than 5, tapos 5 yung nilagay natin doon. Eh, hanggang sa 4. So wala siya, automatic na wala siyang may lalabas dito sa output niya. So paano natin gawa ng paraan yung mga bagay na yan? So dito papasok yung do while loop. Yung gawin natin. So meron tayong muna do dito and then while. Then so pati mag-print and then i-iterate na. Palitin muna natin ito and then palitin natin yan. Ibalik natin sa zero. Pag nirun natin yan, ay yan. Nalabas yung 0, 1, 2, 3. Pareho lang kanina. Pero pag ginawa natin 5 yan, so di ba kanina wala sa inalabas na less than 5 yung condition natin. So ngayon dahil gumamit na ng do while, ilalabas na yung 5 ngayon. Unlike yung kanina na hindi tayo gumamit ng do while na statement. Punta tayo sa break keyword. Ang break keyword ay used to break out of a loop statement earlier than it is expected. So, mga tumitigil yung pag-loop niya once na nandyan na. Nandyan na yung nahanap. So, mag-break. Magkaroon ng break sa pag sa looping. So, dito sa ating IDE, so, halimbawa ito, no? Palitan natin. Then, lagyan tayo ng 5 dyan. O 0 yung ilagyan natin. Then, lagyan natin ng break. Sa baba ng loop. Okay? Pag-iran mo yan. So, what is the expected output? 0. Bakit? Kasi nga, magsimula siya sa 0. At yun ang ating nahanap lang yung zero. So, was na nabasa na niya na ito, hindi na niya itutuloy pa naman loop. So, ito lang yung kanyang nalabas dahil meron pa. Dahil dito sa break statement na ito. So, dahil nga, umiyos yung break keyword na bagay ito, kaya nag-end yung pag-loop. Was na nandiyan na yung nahanap. So, yan yung break statement. I-try natin na finish na ilagyan natin dyan. Then, alisin natin yung break. So, pag nirun natin yan, then, ilalabas na yung 1, 2, 3, 4. Then, saka pa lang yung finish. So, kasi nga, ay hindi na siya na nag-break, no? So, lagyan natin ng break. So, for example, then i-run natin. So, 0 and then finish. So, nilabas na muna yung 0 and then finish. Okay, dahil nga naggamit natin ng break. So, what is conditions in while loop naman? The condition in while loop, you can use condition inside of a while loop for different reasons like searching inside an array. So ito yung ating syntax sa condition in while loop. So inside a while loop, you can use still a condition. So yun yung condition in while loop. So for example dito sa array natin na may values dito na 5, then yung integers na i is equal to 0, then while na conditions i is less than 5, then yung state yung
mga conditional statement natin na if nakita na si Aliner, so Aliner na yung nabasa, and then we found last names. Ito, itong variable na ito, yung names na ito. So yan ang nilalabas. Then break, sabi nito, prepare na, and then mag-stop na, and then wala na siya looping. Pero unless na hindi pa niya na-meet ito, then continuous pa rin yung loop. So sa ating IDE, again, lagyan natin ito ulit sa balik natin yung array natin. Then, use natin yung print finish, and then ibalik natin ito, condition na I. Or name, of course, ilagay muna natin itong names. No? Then, pag nira natin yan, then lalabas yung mga values. No? Doon. Now, gawa natin ng names.leg. So, instead of yung kung ilan ito, yun ang lagay natin doon. So, names.leg na lang, para automatic. Yung paglabas ng mga values na nandito, napalob sa array. Prepare natin, alis natin ito. And then, if mga conditional statement, lagay natin doon. Names is equal to Jasper. So, meron tayong nilalagay na hanapin. And then, so, ang isa sa mga problema natin dito pag mapalitan natin yung case niya. So, magiging case session kasi ito. So, to overcome and to solve that problem, so, magdabot natin ang ipas that ignore case. So, kaya kahit na small letter yan, nababasin pa rin niya ito. So, ayan, flip natin, then i-contact. So, that's how we use the conditional statement. Example, si Patrick ang ating hinahanap, and then kahit na small letter yan dahil naka-ignore case tayo, hindi ilalabas niya si Patrick. We found Patrick. Pwede pa tayo maglagay ng mga conditions dito, inside of the conditions. So, using this conditional statement na else. So, meron natin condition, pero sa inside itong condition, pwede pa tayo maglagay. So else name that I. So pagdira natin yan, kadibit si David, alin din yung pangalan. So inalabas niya muna ito, mag-loop kasi siya. Muna nagsimula sa zero, i-loop niya, and then hanggang sa makita si Patrick. So hindi na siya mag-tuloy-tuloy. So, okay, ngayon itry natin na alisin yung break. So, pag niraan mo yan, so dire-diretso yan dito sa SLX. So, yun yung pwedeng gawin ng break statements. So, i-stop na niya was na naanap na niya mga conditions. So, dito pag nalas natin yung break, so dire-diretso pa rin tayo. Tapos na makita na natin yung hinahanap, so didiret sa print. So sa yun yung break, no? Yun yung ginagawa ng break statements. So, i-try natin ngayon na mag users users input. So, tayo maglalagay ng data.
So by using the scanner, so initialize muna natin yung scanner. So of course, una kailangan i-import natin yung Java that we did that scanner. Then initialize natin yung scanner. Yes, of course, yung scanner system.in. Then limited pa rin natin ito. String search equals test that next line. So, importante ito na ilagay natin at the baba dito sa itong mga values. Then, sa taas ng string search, ilagay natin yung lalabas yung gusto natin na ating sasagutan. So, in this case, name to search. So, wala na ito. So, alisin natin yung magiging void yun dahil tayo mismo yung maglagay ng mga values. So, pagkira mo yan, name the search, Eman. Magra-run siya pero wala siya nilalabas na Eman dahil wala Eman. Tayo nilagay doon sa pinaka database kung baka yung pinaka yung nilagyan natin ng values. So, Jasper, pwede siguro dahil mga nandiyan si Jasper. So, we found this. David, we found David. Okay, so yan yung do while loop na ating lesson. So, sa inyong activities, gagawa kayo ng quiz game with lines. So, create a program that will ask the user question. Make the user answer that question. Check if it's correct. If not, deduct a life to the user and ask the question again until their lives runs out. Or they answer correctly. If they answer the question correctly, then tell the user that they won. If run out of lives, then tell the user that they lost. Okay, so ito yung parang simulation. Which game with lives? Sabihin ito. Nang may buhay dyan, no? Pag nagkamali ka, mabawasan ng lives dyan, hanggang sa wala na. So, yan ang ating activities. So, kindly try to work on these activities and pass it through the messenger. And we're going to check kung gagawin mo. And, later in the end of the midterm, then we'll try to show you some examples on how to solve this problem.